kundi tayo ay nagbibigay dahil mahal natin ang ating Panginoon at nais nating manatili sa Kanya. Amen? Amen po. Yan din po ang nais ng Lord sa atin. Kaya kung tayo ay ang aral ng ating Panginoon ay mananatili sa atin, anuman ang ating hingin sa Panginoon, ito ay Kanyang ibibigay. Amen? Sabihin nga po natin sa ating sarili, anuman ang hingin ko sa aking Panginoon, ito ay ibibigay niya. Amen. Kaya ibigay po natin ang ating mga ikabutan dog sa oras na ito, maging ang ating church rental pledges, ang Lucky for the Man of God, ang marami pang offerings na talaga namang inilalagay natin para sa mga gastusin na ito ng ating iglesia. Okay.
sapat, Panginoon, upang makasunod sa iyong mga aral, Panginoon. At higit sa lahat, Lord God, salamat po sa kanilang mga mabubuting palad, Panginoon, mga bukas na palad, Lord God, na ibinibigay nila ang higit pa, Panginoon, sa mga pagbibigay na ito, Lord God. Ang mga sakripisyo, Panginoon, na kanilang mga ibinibigay ay muli, Panginoon, na ibalik po sa kanilang mga buhay. Siksikliklikan, umaapaw, at walang sukat ikalagyan, Panginoon. At hayaan mong maranasan nila ang masaganang buhay, Panginoon, at patuloy na manatili, Panginoon, sa kanilang mga buhay ang mga magagandang bagay, Panginoon, na inilaan mo para sa kanilang Panginoon. Ang mga masasarap na pagkain, ang mga magagandang kasuotan, Panginoon, ang mga magagandang sasakyan, ang mga magagandang bahay na ito. Ngunit higit sa lahat, Panginoon, hayaan mo ang bawat isa, Panginoon, ay makasunod sa mga bagay na ipinapagawa mo sa aming mga buhay. Dagilang Diyos, salamat po sa mga kapatid kong ito, Lord God, na muli, Panginoon, binuksan nila, Panginoon, ang kanilang mga puso at kaisipan, Panginoon. Muli mo pong ilagay sa kanila, Panginoon, ang matindipang burden, Lord God, para sa marami pang kaluluwa. Ang matindipang burden, Panginoon, para sa paglagupa, Panginoon, ng iglesyang ito, Lord God. At muli po, Panginoon, na i-bless mo po sila, higit pa sa kanilang mga inaasahan, Panginoon, sa kanilang mga trabaho, Panginoon, sa kanilang mga negosyo, Lord, sa kanilang mga pag-aaral, sa kanilang buong pamilya, Panginoon, hayaan mong maranasan nila ang matinding pagpapalang nagmumula sa iyo, Lord. At muli, Panginoon, sa mga salaping ito, Panginoon, na nalikom, Lord God, hayaan mong ikaw ang humawak nito, Panginoon, higit sa lahat. At muli, i-multiply mo ito, Panginoon, at muli magamit, Panginoon, sa lahat pa na magagandang plano mo para sa iglesyang ito upang magabutin ang marami pang kaluluwa, Lord God, hindi lamang sa buong Pilipinas, kundi sa buong daigdig. Salamat po, Diyos, ng marami sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Tumayo sa banal na presensya ng ating Panginoon. Tayong lahat ay mag-expect ng dati ng bagay na gagawin ng Diyos sa oras at araw na ito. Tayong lahat ay magtaas ng dalawang kamay. Yumuko at humingin. At muli nating pakanasain ang mas malakas na kapangyarihan ng Diyos, ang anointed message, full of power, na maghahatid sa atin sa tunay na kaligtasan. Tumanggap ng himala, maranasan ang kabutihan ng Diyos. Dadalhin tayo sa ating high calling and perfect destiny in Christ. I-welcome po natin ang mas malakas na presensya ng Diyos sa kanyang lingkod na ginamit noon, ginagamit ngayon, at patuloy niya pang gagamitin upang dalhin ang lahat ng tao mula sa buong Pilipinas, Asia, at buong Daigdig sa kanyang pinakamataas na katawagan at pinakaperpektong kalagayan sa piling ng ating Panginoong Jesus. Wala pong iba ang lingkod ng Diyos, Ricardo Di Carillo. Dalawang kapay patungo ng kalapitan. Bigay po natin ang mataas sa pagsamo sa Diyos. Ipangako ang Diyos na pag tinaas natin siya, itataas din tayo ng Panginoon. At kapag mas tinaas pa natin siya, mas itataas pa tayo ng Panginoon. Huwag lamang natin pagsilaan ang kanyang mga salita. Paniwalaan natin at sundin natin. Hallelujah! God has a promise. That you will live up his name. God will also live up us on high. If we will lift Jesus higher, God will also lift us higher. Hallelujah. So we have to believe the word of the Lord. We have to believe the promises of God. Ano ba nang sinasabi ng Diyos ay totoo? Sa pagsasama. At sinasabi sa inyo,
sabihin, may dakilang bagay na naman gagawin ang Panginoon sa mga pangkakataon ito. Yes! Many will be shocked to what the Lord will do at us this day. Marami ang magbibigla na naman sa gagawin pagtaas ng Diyos sa ating lahat. Ilabas na yung mga cellphone, may prophecy ako. Lahat ng cellphone nyo, ilabas ninyo. Tapos lahat ng FB account ninyo, ipost nyo kaagad ito. Bilisan sa inyo yung mga cellphone ninyo, may prophecy ako. Paniwalaan ninyo, pakintinipin ito. Ipost nyo kaagad ito sa mga FB account ninyo. Dahil ito ay totoo-totoo. Okay, sa katabi mo, ready ka na ba? Isasakang buhay mo ba ito? Okay. Muli nating mararanasan ang pagtaas ng Diyos. Muli nating mararanasan ang pagdakila ng Diyos. Kingdom of Jesus Fellowship, muli nating mararanasan ang pag-angat ng Diyos. Kingdom of Jesus Fellowship, muli nating mararanasan ang pagyaman ng Diyos. Kingdom of Jesus Fellowship, muli nating mararanasan ang promosyon ng Diyos. Muli tayong itatanyag, ipapakilala, pararangalan ng Panginoong Diyos na buhay. Ito ang sabi ng Diyos. Hallelujah! Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Nakasadya, palakpakan sa Diyos. Thus say the Lord thy God, Kingdom of Jesus Fellowship, another promotions are coming, I tell you. Not just promotions, but great promotions of God. Not just blessings, but great blessings of God. Hallelujah! Not just increase, but great increase of God. Muli, mararanasan ng Kingdom of Jesus Fellowship. Hallelujah! Ang pag-aangat ng Panginoon. Kingdom of Jesus Fellowship, once again, will experience, hallelujah, great blessings and promotions of by the living God. Hallelujah! Palakpakan natin ang Panginoon sa buhay. Praise God! Hallelujah! At lahat ng miyembro ng Kingdom of Jesus Fellowship, ipost ninyo ito sa inyong FB account. At kapag hindi ito pinos, ibabagsak ka ng Panginoon. Ito ang sabi ng Diyos. Bakit? Sapagkat hindi ka naniniwala. Dahil kung maniniwala ka, ito ang ipopos mo. Amen. Every member of the Kingdom of Jesus Fellowship will post, no, this prophecy into your personal FB.
Kaya ha, or Twitter na ka, Instagram na ka, Tumblr na ka, etc., etc. If you will let it do that, you will experience all, said God. You will be judged, you will be punished. Why? Because you don't believe. Nakikinig mo ba kayo? Ibig sabihin, hindi ka nakinig. Hindi ka naniwala. Kaya hindi mo ito pinos sa iyong every account. Nakikinig mo ba tayo? Katawa ng tao, pakinggan mo ito, hindi ito nakakatawa. At hinihingi ng Diyos ang malalim nating pagkakaisa. Nakikinig mo ba tayo? God is requiring our unity. Because if we are united according to the Bible, God is faithful and true to all His promises, we will experience great exaltation from God. Kung tayo ay magkakaisa, ang sabi ng Biblia, mararanasan natin ang pagtaas at pag-angat ng Diyos. Sino rito ang may FB account, taas ang kamay? Instagram, Tumblr, Twitter, i-post mo kaagad ito. Sundin mo ito. I-post mo kaagad ito pag-uwi mo ng bahay. Amen. O pagkatapos ng mensahe ito, i-post mo kaagad. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon Diyos sa bahay. Hallelujah! Glory to God! Sino ang naniniwala? Sino ang naniniwala na ang Diyos ay ipupurmot ka na naman muli? Sa cellphone eh, kapag gawain ng Panginoon para mag-picture ng mga ipopost para malaman ng inyong mga friends ang pagandang ginagawa ng Diyos sa ating mga buhay. Pwede ilabas yung mga cellphone, yung mga laptop, yung mga iPad kapag ito'y gagamitin para sa Panginoon. Tama po ba? Pwede ilabas yung inyong mga cellphone, yung mga iPad kung kayo po ay mag-take note ng mga mensahe. Amen! Nakikinig ba po ba tayo? Ano ang palatandaan na ang propeta ay totoong propeta ng Diyos? Kapag ang kanyang ipinangako ay natupad, yun ang palatandaan na siya ay totoong propeta ng Diyos. Amen? A sign that a prophet is a true prophet of God, whatever he saith in the name of the Lord shall come to pass. Kaya nga ang program natin ng ating radio and TV ministry ay pinamagatang ito ang sabi ng Panginoon, or thus saith the Lord. Or this is the word of the Lord. Amen po ba? Yung po yun. Kaya you can use your laptop, you can use your cell phone, iPad, etc. No? To take note, no? And to video the messages, no? And to take picture and immediately post this in your Instagram. Ito ang tingin sa magandang lalaki sa harapan. Ito ang tingin, ilabit mo katabi mo ang mga alisan ng tingin ng magandang lalaki sa harapan. Kasi habang tinitingnan mo, lalo ng magandang lalaki. You can use your laptop, cell phone, iPad, etc. To take picture and to video the message and post it immediately in your account. Amen? FB account, Instagram account, at Twitter account, etc. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon ng Isang Buhay. Nung kayo po ay hindi pa umaatik sa Kingdom of Jesus Fellowship, may mga bagay-bagay na wala pa kayo. Amen? Nung nakarating kayo sa Kingdom of Jesus Fellowship, nagkaroon kayo ng house nila. Nakapag-abroad kayo. Nakahawa kayo ng dollar. Nakatikim kayo ng masarap na pagmamahalin mamamo, mamahalin pa. Kumain kayo sa masarap na ng masarap na pagkain. Maraming nangyaring blessings at promotion sa inyo. Amin po ba? Sino yung mga nakaranas ng gano'n? Taas ang kamay. Amen. Taas ang kamay. Sino yung mga...
isang kamay, dalawang kamay sa tungon ng langit. Amen. Naranasan ninyo. Praise God. Wala kayo niyan bago kayo napunta ng Kingdom of Jesus Fellowship. Pero nung napunta kayo sa Kingdom of Jesus Fellowship, naranasan ninyo yan. Amen. At ngayon, sinasabi ko sa inyo, muli niyong mararanasan ang pag-angat ng Diyos. Amen. Walang makatatay ng Panginoon sa Diyos. Mr. Benya, lingalangin ka nga sa glim. Yan. Listen very carefully. Tandang-tanda ang panoon na nasa apartment si kami ng pastoral house ng Kingdom of Jesus Fellowship. And the God commanded me, no, to go to Barangay Manuel just to anoint her and to give her a prophecy. I will not forget, no? I do not know the exact year, but God commanded me from the pastoral house of the Kingdom of Jesus Fellowship. The pastoral house before was located, no, in Sacred Heart, Quezon City, Scout Pentevilla Extension. And God commanded me to go to Barangay Commonwealth, Quezon City, to anoint her and to give her prophecy. Her husband before has many jobs. Yes. But despite of having many jobs, no, ang buhay nila mahirap pa rin. They are still living in poverty. Nakikinig po ba tayo? But God commanded me to go to Barangay Commonwealth to anoint her and to give her prophecy. Yeah. Matagal na po yun, mga ilang taon na ang nakalilipas, maraming trabaho yung kasama niya. Pero ganun pa rin ang buhay. Awanti magan, awanti imatiti na po'y Oregon. Pero nang ako'y nagpunta sa Barangay Commonwealth, binigyan ko siya ng prophecy. May magandang nagyari sa kanya. Ikwento mo sa gilid. Nung panahon po na yun na may gawain sa kasundo ng extension, si Jim, ano pa lang yun, mga 1 year old yata, nang pumunta po doon ang lingkod ng Diyos, si Pastor Ricky. Yun nga po, nung pagkatapos po ng gawain, pinatungan niya po yung ulo ko ng kamay at binigyan niya ako ng prophecy. Nang sabi niya ganun, isang araw, hahawak ako ng pera, gaganda yung buhay ko. Basura, at dumating yung time na siya yung naging maganda doon sa looban. At hindi rin nagtagal, nakalipat kami ng subdivision at hanggang ngayon nasa subdivision pa rin. At tuloy-tuloy naman yung ano namin, yung buhay pa rin hanggang ngayon na maayos dahil sa tulong mo ng Diyos. Yun po yung prophecy nung araw sa amin. Pero siyempre po, hindi naman ano, sacrifice din po. Kailangan po pag naganap yung ibabalik po natin yung para sa Diyos para magtuloy-tuloy po. At hanggang ngayon po, may sariling sasakyan sa tulong ng Diyos. Salamat po. At maganda pa rin yung buhay, awa ng Diyos. Tuloy-tuloy pa rin. Praise God, palakpakan natin ng Panginoon. Hallelujah! Ayun ang mga palakpak natin. They have now houses and lots. No. They have now cars. Itao pa po ba rito? It means mula sa mahirap na pamumuhay, nakarana sila na kaginawaan ngayon. Amen! From poverty to riches. Praise the Lord! Palakpakan natin ang Panginoon sa buhay. Hallelujah! Gusto ko dito kahit. At purihin ang pangalan ng Panginoon sa buhay. Kaya tayo nandito, mga nakikinig at nanonood. Huwag lang natin papakinggan ito. Isa sa kabuhay natin. Sabi mo sa katabi mo, isa kabuhay. Pag sinabing makakatapos ka, makakatapos ka. Pag sinabing tataas ang grade mo, tataas ang grade mo. Pag sinabing mag-aaral ka ng honor, mag-aaral ka ng honor. Pag sinabing tataas ang ranking mo, tataas ang ranking mo. Pag sinabing sisikat ka, makikilala ka, lalama ka, lalago ka, dadami kang magkayari yan. Amin mo ba? May tao mahuwa rito. No? Ganun yun.
Paniwalaan natin yung mga pangako ng Panginoon Diyos sa buhay. Amen. Maglang tayong nakikinig, kundi isinasara buhay natin. Pag sinabing mag-full-time ka na, mag-full-time ka na, mag napaikot-ikot, mag napaligil-ligo. Pag sinabing mag-asawa ka na, mag-asawa ka na. Pag sinabing huwag muna, huwag muna. Pag sinabing hiwalay muna ang puti sa tikulor, hiwalay muna ang puti sa tikulor. Huwag na munang ipipilin. Amin po ba? May tao po ako ba rito? Hello? Kito pa ang tingin sa magandang lalaki sa harap ka? Sabihin mo sa katabi mo, I will listen intently, carefully. So keep quiet. Sabihin mo sa katabi mo, simper your mouth. And I will put into practice everything that I will hear this day. Amen? Kasi kayo mo ko at tumikin. Yes, Lord, we will listen attentively. And we will put into practice, God, every word that we are going to hear this day that comes from your very heart. Father, bless your word, O Lord, in Jesus' name. And bless us, God, abundantly. More than we could ever think and we could ever imagine. Father, we bring back to you all the glory. In Jesus' name, amen. Palakpakan natin ang Panginoon Diyos sa buhay. Glory to God. Habang tayo pinangangaral, hindi po personal yung mga DVD natin nakakalat, napapakinggan yung ating itong sabi ng Panginoon, radio at TV ministry. At in fact, magdadagdag tayo ng panibagong na radio ministry na aabutin natin yung iba pang mga probinsya sa North. Amin po ba? Yan. So, mangyayari po yun. May tao pa po ba rito? And ito pong darating na this coming first week of November, meron tayong malakihang Crusade Conference. Gaganapin natin yun sa Bacayaw, Gimba, Nueva Ecija. May tao pa po ba rito? This coming first week of November, meron tayong Great Crusade and Conference in Bacayaw, Gimba, Nueva Ecija. Our churches in Pampanga, in different parts of Pampanga, in different parts of Nueva Ecija will join us, will participate with us. In fact, yung mga banners po ay nakakabit na, yung mga flyers ay kinalat na. Ano po? So, I will be there together with some of our leaders, no? Will join me in a great conference, great crusade that will take place, no, in Bacayaw, Gimba, Nueva Ecija. Kaya ipanalangin natin yun. Amin mo ba? Isama natin yun, ipag-pray natin yun. May tao pa mo ba rito? Pag kayo ay tapos na sa pag-aaral nyo, tapos na sa mga trabaho ninyo, may mga breakdown kayo, may mga libre na araw at oras kayo, magkontakan kayo sa bawat isa. Tapos mag-usap-usap kayo patungkol sa salitaan ng Diyos. Magpaalakasan kayo sa bawat isa. Amin mo ba? May tao pa mo ba rito? At pagkatapos ay mag-pray kayo. Ano yung mga ipapag-pray ninyo? Siyempre, yung mga personal needs ninyo. And secondly, ipag-pray yung mga gawain ng Kingdom of Jesus Fellowship. Amen. At ipag-pray natin ang bansang Pilipinas. Amen. No? Na matukoy talaga kanino ba talagang asyenda yung sa matanggas. Matukoy talaga. No? Malaman talaga natin kung itong si Antonio Chu ay dami talaga ni Binay o hindi. Talaga ba karapat-dapat ba talaga si Binay na maging presidente ng ating bansa o hindi? So we have to pray for it. Amen. We must pray for your personal needs and we must pray for the needs of the Kingdom of Jesus Fellowship and we have to also to pray for the nation of the Philippine Island and the nations of the world. Amen. Ganun po yun. Amen? So, inuulit ko, pag may mga libre kayong araw, libre kayong oras, mag-text kayo sa bawat isa, magtabagan kayo sa bawat isa, o mag-meet tayo sa ganitong lugar, magkaroon tayo ng sharing, at pagkatapos, mag-pray kayo. Amen mo ba? Mag-invite pa kayo ng mga unbelievers para sila ay maligtas din naman. Amen mo ba? So, first week po yun, ng November, ano po, mga pinamahal. Tapos, sa darating na Friday and Saturday, October yun, di ba? 31 and October 30 and 31, di ba? Tama ba yun? Friday and Saturday, meron tayong mga practice na gagalamin dito sapagkat malapit na yung darating nating anniversary. Amen. Tao pa mo ba rito? Amen po ba? Sino po yung... Ha? October 31 and November 1 pala. Yan. Friday and Saturday yun dito.
Sino yung nagbigay na para sa anniversary? Sino yung nagsacrifice na? Wala pa? Hindi pa kayo nagbigay ng offering for the anniversary? So magbigay na po kayo. Malapit yung makatabi mo, magbigay ka na. Give sacrificially for the anniversary. Not your tax, not your offerings, not your first fruits, but sacrificial giving. And this coming January, we are going to give our first fruits. May taong mahubang ito. Magbigay na po tayo sacrificially, and we are going to buy two video cameras. Dalawa ang bibili natin. At kailangan na natin bumili dapat bago mag-anibarsaan yung makabili na tayo. May taong mahubang ito. Amen mo ba? Naunawaan mo ba natin? Sino yung nakapakinig na, na dapat tayong magbigay sacrificially para sa anniversary? Sino yung nakapakinig? Taas ang kamay. Sino ang magbibigay sacrificially? Who will give sacrificially for the anniversary? Na-bless ba kayo ng ating radio anniversary? Na-bless ba kayo? Maganda ba ang lugar? Masarap ba ang kinain ninyo? So, naku, na-bless kayo. So, give again sacrificially for our anniversary. It will be on perhaps the first week of December. Pwede ba kayo ng first week of December? First Saturday ng December, pwede ba kayo? Taas ang kamay yan, pwede ng first Saturday ng December. Yeah, hindi ba conflict sa pag-aaral ninyo? Saturday, wala ba problem? Na okay lang ba kayo kung Saturday? O Sunday dapat? O Saturday na lang? Ha? Saturday, okay kayo? Taas ang kamay, this is not a joke. Saturday, okay kayo? Kaya para yung mga kasama natin sa probinsya, pakadalong rito. Kasi may mga services na sinanang sa atin, pero hindi kayo available ng Saturday, i-stop natin yung mga gawain natin sa provinces, itadalong silang lahat dito. Amen mo ba? Kahapon, na-meet ko yung isang pastor. Sabi niya sa akin, alam niya kasi every time na merong anniversary sa Julieta, lagi ako iniimitahan. Nagpunta ka ba sa Julieta based on yung account invitation? Sabi ko, no? I did not go. Why? Because of puro kasi politika kami. In fact, pag ako'y naiimitahan sa anniversary sa Julieta, binibigyan ako ng VIP card. Dumadaan ako sa VIP. No. Hindi ako dumadaan sa mga siksikang tao. Doon ako dumadaan sa VIP. Nilalagyan ako ng mga bodyguards. Inescortan ako. This is true. This is not a joke. Lalagyan nila ako ng escort. Tanggap ako sa loob. Ihabit ako sa upuan. Ganon. Papaupuin ako sa likuran ni Pinoy. Sa likuran ng spiritual director nila o kahilera nila. This is true. Kaya nga marami nakakamanood ng anniversary sa Luneta, sinasabi nila, eh, Pastor, kita ka sa Luneta. Kita ka sa TV kung sa harapan nakaupuha. Many times, ay ako yung dumadal. Alang-alang sa gusto kong makiisa at gusto kong ipadama na kapatid ko sila. May tao pa mo rito. Yung mga pastors nila, mga naka-styrofoam pag kumakain. Ako hindi, nandun ako sa VIP table. In all yung it, nandun ako. Nasa air conditioned room ako, doon ako kumakain. Pero, nung Friday, hindi na ako dumalo. Dalawang anniversary nila, hindi na ako dumadalo. Bakit? Kasi nga, puro politika. May tao pa mo ba rito? Mababang pa ang mga pangangaral. Ang pagbuo sa kapangyarihan ng Diyos ay hindi malakas. May tao pa mo ba rito? Mga maraming politicians ang nagpupunta roon, pero sila ang preacher. Hindi naman nabuhon again. Kaya again, pinasabihan na naman ako na dumalo last Friday. Pero hindi na ako dumalo. Kaya kinikipapun ko tayo. Sabi ko, wag na. Pupunta na lang ako doon sa may gilid ng UST, sa isang Pasko doon. Yes, I did choose last Friday, no? To go to a Pasko beside the UST. At nagkaroon kami ng cell groups doon. Nag-Bible study kami roon. I choose na mag-Bible study nila doon sa isa-isang passport sa gilid ng UST. Anong street yun, Sister Elms? Pinabal. Nag-cell group kami roon. Mas pinili ko kayo. Amen mo ba?
May tao pa mo marito. Kaya huwag tayong mamadaya. Hindi na nga mahulugan maraming tao at may presidente ay nandoon na ang Panginoon. Amen? Ang tunay na kasayahan at ang tunay na kaligayahan, yung alam mong nasa gitna ka ng kalooban ng Diyos at nararamdaman mo ang kalakas na kapangyarihan ng Panginoon sa Diyos na kapal. Amen! Kaya ihanda ang mga uniforms, ang mga special numbers, ang mga t-shirts, ang mga brochures, ang mga banners. Ipag-pray and fast at ipag-impita na gusto. Amen po ba? Sapagkat mararanasan natin muli ang great exaltation ng Panginoon niya sa buhay. Ano ba ang team natin? Hinahanap po lang yung tamang phrase eh. Pero it's about the great exaltation of God. That is about to happen to us. Nakikinig pa po tayo? Amen po ba? Bahagi ba kayo ng Kingdom of Jesus Fellowship? Are you a part of the Kingdom of Jesus Fellowship? Those who are watching and listening right now in different parts of the world, are you a part of the Kingdom of Jesus Fellowship? Do you know the song, "Don't You Wanna Be a Part of the Kingdom"? Oh, kantahin natin saglit. Sabi mo sa katabi mo, mahiyain, pangit. If you will not imitate the action, you are ugly. Sabi mo sa katabi mo, tell the person beside you. If you will not imitate the action, then you are ugly. Okay, sige, pakita ninyo, dahan-dahan lang. Sige, dahan-dahan lang. Kayain ninyo. Righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. Righteousness, peace, and joy in the
Praise God. You can take your seat. Praise God. Hallelujah. I'm so glad to be a part of the kingdom. Praise God. Hallelujah. The kingdom of Jesus, a kingdom that cannot be shaken. If we will seek first His kingdom and His righteousness, all our days will be given to us as well. Yeah. Sabihin mo sa katabi mo, heaven or hell? In the book of Hebrews 9:27 says, yeah, heaven or hell, heaven or hell. Heaven or hell, heaven or hell. Yeah. This is the title of the message of God this day. Yeah. See for your mouth now. Heaven or hell. In the book of Hebrews 9:27 says, just as man is destined to die once, and after that to face judgment. Just as man is destined to die once, and after that to face judgment. In other translation, people will die, and after that will face judgment. Amen. Praise God. Palakpakan natin ang Panginoong Jesus sa buhay. Amen. So number one, anong sabi ganoon sa number one? People are destined to die. Ayan. Ang lahat ng tao ay nakatakdang mamatay. Sabi nga nila, una-una lang yan. Siya ngayon yung patay, bukas tayo naman. Each one of us will surely die. No one will escape death. Each one of us will experience death. Life here on earth has an end. Merong hangganan ang buhay sa mundong ibabaw na ito. May hangganan ang buhay sa mundong ibabaw na ito. In the book of Ecclesiastes 3 says, beginning verse 1, there's a time of every activity under heaven. There's a time of every season under heaven. A time to be born and a time to die. Ecclesiastes 3:2. A time to be born and a time to die. Merong panahon ng pagsila, merong panahon ng kamatayan. Alam mo ba kung kailan ka ipinanganak? Kailan ka pinanganak? Yeah. Kailan ka mamamatay? Hindi mo alam. Alam mo kung kailan ka pinanganak pero yung kamatayan, hindi mo alam. Nakikinig pa po mo tayo. But God knows when are we going to die. We know our birthday, but our yung date ng ating death, hindi pa natin alam. Kaya sa NSO, merong birth certificate, right? Pag wala kang birth certificate, alien ka. Pag namatay ka, meron kang death certificate. Get it new. So it means, merong panahon ng pagsila, merong panahon na kamatayan. Each one of us will surely die. Lahat tayo ay mamamatay. Walang hindi mamamatay. Una-una lang yan. Meron ka bang classmates na naging classmates patay na ngayon? Meron kang former friends now dead already? Do you have relatives that is now dead already? Meron ba tayong mga kasama sa Kingdom of Jesus Fellowship patay na ngayon? Hindi naman sila patay na sa langit na ngayon. So wag mo nang susunod. Masarap ang mabuhay. Amen. Pero kung gusto na ni Lord na kunin ka na, sasabihin. So it means each one of us will experience death. Makakaranas tayo ng kamatayan. Number two. People are destined to die once. Minsan lang tayo mabubuhay at minsan lang tayo mamamatay. Sabi nilang ganoon, ilan ang buhay mo, siyang ang buhay mo para pusa. Namamatay na sila, muli silang mabubuhay. Mamamatay, muli silang mabubuhay. People are destined to die once. Minsan lang tayo mabubuhay, minsan lang tayo mamamatay. E papaano yung mga patay na tapos na buhay?
Maybe it is a miracle from God. Nalikinig mo mamatay. Like Lazarus. Lazarus experienced death. But God made him alive again. No, just to prove to the world that He is a powerful God. Amen. He is a miracle working God. You know, the former man of God, Smith Wigglesworth, Smith Wigglesworth just reached grade 8, I believe. No? No? Ano lang siya? Think Smith. Panday lang siya. But you know, he raised up dead from the grave. No? He made miracles. No? He raised a dead person. 23 dead person. No? Binuhay niya. He raised 23 dead persons. Nakikinig pa mo ba tayo? Including her wife. Smith Wigglesworth raised her dead wife. Pero sabi ng asawa niya, wag na. Patay na ako eh. Nasa piling na ako kay Lord. Ibalik mo na ako kay Lord. Pinagpare niya ulit na mamatay asawa niya na matay. And this is a true story. Smith Wigglesworth prayed for his wife. No? No? Na namabuhay. Then God made miracle. Binuhay yung asawa niya. And her wife said, I want to return to the Lord. So, it means it is better to be with God than to our spouse. Amen. So, ang ginawa.